ang kape at balita. Nakuha itong mga naiuulat tungkol sa mga insidente ng indiscriminate firing. Nadadagdagan ha? E dyan po sa Dr. Jose Fabella Memorial Medical Center, muntik nang tamaan ng ligaw na bala ang isang batang pasyente. Paano kasi isang ligaw na bala ang tumama sa bubungan ng ward ng mga bata? Aba, sa tabi pa mismo ng crib kung saan nakahiga ang bata, naglanding ang bala. Mabuting araw at hindi natamaan ng bata, lalo't ikatlong buhay na niya ito. Naman! Naka-confine kasi siya dahil sa sakit na TB meningitis at makailang ulit nang nag-seizure noong mga nagdaang araw. Sa akla naman, patay ang isang ginang matapos tamaan ng ligaw na bala. Nagdiriwang ng bagong taon, ang biktima nang bigla na lang siyang tamaan ng ligaw na bala. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga pulis ang insidente. Dito naman po sa Quezon City, aba, ito datanggi ang isang lalaki negosyante na nagpaputok siya ng kalibre 45 na baril sa Novaliches noong bisperas ng bagong taon. Ayon sa mga pulis, itinawag ng isang concerned citizen sa kanila na may nagpaputok ng baril pasado alas 9 nung gabi na yon. Paliwanag naman ng suspect, nasa isang children's party raw siya na mga panahong yun. Nahaharap naman sa kasong alarm and scandal o illegal discharge ang suspect. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis sa nangyari.